kailangan na kitang iwasan, Jacob. Lalo na ngayon na unti-unti nang natutupad ang mga plano. I'm proud to present to you ang kukumpleto ng senatorial lineup ng lakas mamamayang party. Si Mayor Arnaldo Ardiente Torillo! Si Governor Emilia ang kailangan pumalit kay Lolo. That is the final decision of the party! If that's the case, then we will leave the political party. This is Ivy's fault. You ruined everything! Good job. Senator Alcantara, inambos siya, Ivy. Wala na, patay na. Kahit na anong mangyari, hindi ka pwedeng mahula sa akin. Akin ka lang. Wala ka na ba humarap sa taong pumatay sa nanay? Gusto ko malaman lahat-lahat dahil gusto ko tamang presyo ang sisingiling ko sa mga Ardiente. Ilang taong pinatay mo para kay Emilia Argel? Sino ka? Hindi na importante. Kilala mo ba lahat ng taong pinatay mo? Kilala mo si Camille Cruz? Naalala mo? Yung babaeng dinahasa mo at pinatay mo. Kilala mo? Eh, ano ngayon sa'yo? Paano mo pinatay si Camille Cruz? Sagot! Paano mo pinatay si Camille Cruz? Tumakas ka na. Anak! Takbo! Ikaw yung batang babaeng tumakas. Buhay ka? Yun ang paliwanag kung bakit interesado ka sa lahat ng ito? Gusto mo bang mangyari sa mga anak mo yung nangyari sa batang yun? Kaya ko gawin ang paraan. Pinuulit ko. Paano mo pinatay si Camille Cruz? Sagutin mo ko! Paano mo pinatay si Camille Cruz? Paano? Sa binti ko siya tinamaan. Pero humihinga pa siya nung nilibing ko siya sa gubat. Sinasabi mo bang buhay yung nanay ko? Maaaring buhay yung nanay ko. Tama? Maaaring buhay yung nanay ko. Buhay pa yung nanay ko! Sagutin mo ako! Buhay pa yung nanay ko! Hindi ko alam. Maswerte siya kung makaalis siya sa libingan na yun. Hayop ka! Nilibing mo ng buhay yung nanay ko! Hayop! Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Para gawin mo yun sa nanay ko! May mga anak ka, di ba? May mga pamilya ka. Gusto mo ba? Papatayin ko rin sila. At lahat kayo, sabay-sabay ko kayong ililibing ng buhay. Gagawin ko yun. Dahil sa kahayupang ginawa mo. Bakit?
Maawa ka sa akin. Maawa ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kami pamilya ko. Patawarin mo ako. Patawarin kita? Hindi ko alam ang sagot ng patawarin. Dahil walang kapatawaran yung ginawa mo sa akin at sa pamilya ko. Ang ginawa mo! Pero kung buhay nga ang nanay mo, posibleng mga Argente rin ang may hawak sa kanya. Isa-isa na ho namamatay mga taong konektado sa pamilya ko. Una si Mang Ramon. At ngayon naman si Senator Alcantara. Tay, ano ba kung meron ng sumpa ang pangalang Argente at kakambal nitong kamatayan? Anak, hindi mo pwedeng ipatong sa pamilya mo yung mga pangyayari. Tay, hindi. Pagdugtong-dugtongin ninyo yung mga pangyayari. Lahat ho sila kinalaban si Mama. Hindi ko kakayanin ang konsensyo. Kapag nalaman ko merong kinalaman si Mama sa mga pangyayaring to. Anak, ayos itong nabili mong bahay, ah. Tsaka ano, maganda, malaki. Resto, ha? Pero anak, bakit pa kailangan mong bumukod ka? May lugar ka naman dun sa amin, ah. Ay, alam ko na. Kasis, hindi ka na bumabata eh, no? Mukhang naghahanda ka na eh. Kasi papunta ka na dun eh. Alam mo na. Kamusta ba? Kamusta si Miss Aguas? Nay, sa mga nangyayaring yun, eh parang napakamakasarili ko naman kung unahin ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Tsaka, tingnan nyo naman yung nangyayari sa paligid natin. Isa-isa na namamatay yung mga tao dito. Pero si Chepuan ko po. Kausapin ko siya. Hoy, Chepuan anak. Makinig ka sa akin, ha? Hindi dapat tumigil yung pagtibok ng puso mo dahil lamang tumigil yung pagtibok ng iba. O, tignan mo kami ng nanay Loring mo. Tug. Eh, mas kailangan natin sa panahon itong pagmamahal. O, eh, kaya, tako, huwag mong ipagkait dyan sa sarili mo at dyan sa puso mo ang umibig at ang maging maligaya. Nainggit yung pahaw. Alin na ako kayo. Marami pa tayong papasok. Nainggit ka. Dapat lang nainggit ka. Milos ka. Ay. Chepoy. Posibleng buhay yung nanay ko. Posibleng buhay yung nanay ko. Bakit kaya inaalayan niya ng bulaklak yung babae niyo? Baka naman iniisip niya na kapamilya o baka iniisip niya anak niya yung babaeng yun. Mukhang talagang bumabalik ng alaala niya, Raul. Malakas yung katong ko po sa biling buhay yung nanay ko. Paalala ko lang sa'yo, nahukay natin yung bangkay ng nanay mo mismo. Alam ko.
Pero may posibilidad na hindi yun bangkay nung nanay ko. Galing kay Tonyo. Sa binti niya na barel, nilibing niya ng buhay. Para kung hindi yun yung bangkay nung nanay ko. Labo yung sinasabi mo dyan. Hindi pwede. Mahal, tama na muna to. Pahinga ka na muna. Pagod ka na. Kanina ka pa. Paulit-ulit ka na lang. Sige na. Tatabi ko lang. Mamaya ulit. Galawin mo ulit. Pagod ka na. Tama lang. Hanap yung nanay ko. Hindi ako titigil hanggat di ko nahanap yung nanay ko. Kailangan natin sa panahon ito pagmamahal. Huwag mong ipagkait dyan sa sarili mo at dyan sa puso mo ang umibig at ang maging maligaya. Hindi ko mapaliwanag eh. Yung pakiramdam ko kasi kapag kasama ko si Lily, ayun din yung pakiramdam ko kapag kasama kita. Sa binti ko siya tinamaan. Pero humihinga pa siya nung nilibing ko siya sa gubat. Pero kung buhay niya ang nanay mo, posibleng mga Argente rin na may hawak sa kanya. Walang target na hindi pa nahuhulog sa bitag ko. Kahit anong mangyari, mapapasaring ka din, Ivy. Nakalimutan kong iabot sa'yo yung kopya mo ng titulo ng lupa na binigay ni Ma'am Ivy. Nay? Hmm? Nay, mali ho bang maramdaman ko na kapag kasama ko si Ivy, naalala ko si Lily?
na inapansin ko kasi marami silang pagkakapareho eh. Yung pagpisil nga ng pisngi ni Bujoy. Yung hilig niya sa pinwheel. Yung reaction niya nung dinala ko siya sa lumang bahay ni Lily at sa Secret Garden. At ito na eh. Anong ibig sabihin nito? Bakit niya tayo tinutulungan? Kasi mabait siya. Mabuti siyang tao. Oo, Nay. Alam ko mabait si Ivy. Pero bakit dikit siya nandikit kay Mama? Anong kailangan niya sa pamilya ko? Bakit siya nandito sa Argente? Nay, meron ho akong kutob na hindi lang negosyo yung pinunta ni Ivy dito. Oo. Kung sabihin na natin siya si Lily, bakit naman siya magpapanggap? Yun ho yung kailangan kong alamin. Lolo. Yes, Mayor. Lo, kamusta ka? Ano, hindi ka pa magigising dyan? Well, just to give you an update, kumuguho na lahat ng pinaghirapan niyo. Lahat. Si Mama, hindi ko alam. Lahat ng desisyon siya, questionable. She could be running us to the ground and hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan na kita. Leave all of this. I need to go. What? Aalis ka? Paano? Anong pamilya mo dito? Wala na si Daddy. Wala na akong pamilya dito. Saan ka naman pupunta? I don't know. Paris? Ko alam. I need to go. I need to forget. No. I need to forget. Ngayong wala na sa landas ng buhay natin ang mag-amang Alcantara. Mas mapapalapit ka na kay Ivy. Arnaldo, anak. Alam ko naman na you've been lusting over Ivy the minute that you laid your eyes on her. So,
lalo natin siya mas kailangan ngayon. Win-win for you and me. Ibig sabihin, pinapayagan mo na kay Pusha si Ivy? Eh, hindi ba? Sa'yo naman ang galing na ikaw ang may charm sa pamilyang ito. So, two birds in one stone. Alam mo, kailangan ko siya at kailangan mo rin siya. Kaya kailangan makuha natin siya. Heart rate and pulse rate, all normal. Pupils are dilating normally. Julio, can you hear me? If you can hear me, please nod. Emilia, it's good you're here. Nandito si Senator Jose. Oh, Senator! Is there anything that I can do for you? I'm here to warn you, Emilia. Hindi titigil ang partido hanggat hindi nahuhuli ang nagpa-ambush kay Pablo. Senator, pinagbibintangan mo ba ako? Maybe I am, Emilia. I'm really offended, Senator. You're threatening me in my own house? Hindi ako natatakot sa iyo, Emilia. Ano na lang sasabihin ni Julio? Kung gumaling siya at malaman niya kumalas ka sa partido at pinatumba mo ang matalik ng kaibigan si Pablo. Makakaalis ka na, Senator Jose. Magbabayad ang Senator Jose na yan. Magbabayad siya. Hello, Dr. York. Emilia, good news. Good news? Your dad. He's awake. What? You sound so surprised. I am surprised. How is he? He's officially out of the coma. And his test results are perfect. He'll be home soon. Soon, Julio. Nainip na ako, Tonyo. Kailan mo ibibigay ang listahan na hinihingi ko sa'yo? Ibibigay ko yung hinihingi nyo. Makikipagtulungan ako sa inyo sa isang kondisyon. Siguraduhin nyo lang na ligtas yung asawa at anak ko. Kondisyon? Ha? Kondisyon? Hinihinga mo ako ng kondisyon? Para sabihin ko sa'yo, wala ka sa posisyon para humingi ng kondisyon. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Bakit? Bakit, ha? Naawa ka ba sa nanay ko? Naawa ka ba? Hindi ako maawa sa'yo, Tonyo. Hinding-hindi! Ibibigay mo ba yung hinihingi ko sa'yo? O gusto mong ngayon pa lang, ngayon pa lang ipapapatay na kita? Sige. Sige. Anong sige? Anong sige? Ibibigay ko na yung hinihingi ninyo. Ano? Ibibigay ko na yung hinihingi ninyo. Linawin mo. Ano yon? Ibibigay ko na yung hinihingi ninyo. Very good. Ang dali mo palang kausap. Pinahirapan mo pa ako.